kung meron po tayong bago na nabili na halaman, i-acclimate po muna natin siya sa lugar natin. Huwag po muna natin siya na i-re-repat. Na pagkabili natin, i-re-repat po natin siya. Gamayin mo po na natin siya sa lugar natin. Hi guys! Welcome back to my channel, Melody's Mini Garden. For today's vlog, mag-aano tayo ngayon mga kaplantita, magre-repat po tayo. Ire-repat ko po ang aking Monstera Deliciosa at saka po Monstera Peru na nabili ko sa Casa de Maria. Ayan po, ang Casa de Maria po ay located po sa Borromeo Street, Longos, Malabon po. So, ire-recommend ko po sa inyo kung taga Nabotas po kayo, mas madali po siyang puntahan kung sasakay po siya ng Nabotas. Tsaka tapos po, bababa po kayo sa Tunsuya. Sa tapat po ng Tunsuya na street, yun po yung Borromeo Street. Yun, papasok lang po kayo doon, lakad ng konti. Bali, kanan siya, kanan na side po siya kung galing po kayo dito sa may Tunsuya. Katabi niya po, tindahan. Tapos yung ano niya po, gate na lagi po siyang bukas. Tapos nakikita niya naman po yung halaman na piniture ko po doon. Ayan po. Napakabait po ng seller doon na si Ma'am Maylene Lau. Yung po mga paninda niya po, napakamura po talaga. At saka po nag-FB live po siya every Friday, 7 p.m. Tsaka nga po sa FB live niya po, meron po siyang mga parang mga may pinapahulaan po sila ng mystery box. Tapos meron ka po, pagka po nanalo ka doon, meron po siyang premyo ng mga halaman din. Gaya nga po nung nanood po ako sa kanya, ang mga libre niyang halaman, yung mga aglonema. Ayun, magagandang klase rin ng aglonema. Kaso hindi lang ako nanalo kasi nahuhuli ako. Pero madali lang po yung mga tanong nila. Hindi po kayo mahirapan sa mga laman po ng mystery box. Tsaka nagbibigay po sila ng clue. So, eto nga po Monstera Deliciosa na to. Nabili ko po siya sa halagang 450. Ayan. Alam niyo po mga kaplantita, matagal ko na po rin na pangarap na magkaroon ng Monstera Deliciosa. Pero, hindi ko po talaga kinakarir na magkaroon kasi alam ko nga po na mahal. Pero nung naano ko po siya kay Ma'am Maylina 450, hindi ko na po siya binitawan kasi sobrang mura na po nung 450 na yon sa ganitong Monstera Deliciosa kasi ayan na po siya oh, for trailing na po siya. Ayan oh. Pwede na nga rin po siyang ikat dito yun. Oh. Pwede na rin po siyang mag-propagate pero para sa akin po, hindi ko po muna siya ipopropagate. I-enjoy ko po muna yung ganito na itsura niya. Tapos yan nga, meron na po siyang slit. At saka po itong Monstera Peru. Ayan. Gusto po itong Monstera Peru na to kasi meron po nagtitinda dito po malapit sa amin. 2 leaves lang yata yun o 3 leaves. Napakamahal ang presyo niya, 400. Dito sa may palengke namin, ang presyo niya is 400. Samantalang kay Ma'am Maylene, 200. Tapos training na siya oh. Kaya hindi ko talaga inano yung ano na yun, na Monstera Peru na yun. Ayan, napakamura lang po ng mga halaman sa Casa de Maria. Kaya kung mga malapit lang po kayo, Malabon, Nabotas, Caloocan, Valenzuela, kaya-kaya niyo po napuntahan po yung Casa de Maria. Napakarami niyo po mapipili at saka napakabait po nung seller na si Ma'am Maylene. Ayan po. So ayan, irepat na nga po natin mga kaplantito, mga kaplantita. Ayan, meron na po ako dito na naka-ready na yung aking pot. Bali, meron siyang ganito, nilagyan ko siya ng bunot. Tapos, nakagawa na rin ako ng DIY na coco pole. Itong coco pole na to, di-DIY ko lang siya. Ako lang nagawa nito. Ginawa ko siya, pero hindi ko na siya binidyo kasi napakadali lang din naman gawin nito. Kayang-kaya nyo kung ano. And, kaya po ako naglalagay ng bunot para rin po hindi po ganun karami po yung lupa na malalagay natin. Ang potting mix po na gagamitin ko is loam soil. Ito nga po yung loam soil. At saka lalagyan ko na lang po siya ng vermicast. May vermicast na naman po yung loam soil pero gusto ko pa siyang dagdagan ng vermicast.
Kasi nga po, special itong mga halaman na to. So, kailangan special din yung cutting mix na ilalagay natin. Ayan. Ito pong vermicast na to, binili ko lang po to sa garden shop ng kuya ko. 2 kilos po ito is 80 pesos lang po. Ayan, kung naghahanap po kayo ng mga vermicast na affordable, ito po, 2 kilos, 80. Yung 1 kilo niya po is 40 pesos lang po. Ayan. I-mimix lang natin siya. Mga kaplantito, mga kaplantita, na i-ano ko na, na ipag-mix ko na yung loam soil tsaka yung nilagay ko na vermicast. Tsaka, pag po tayo kung meron po tayong bago na nabili na halaman, i-acclimate po muna natin siya sa lugar natin. Huwag po muna natin siya na i-re-repot. Na pagkabili natin, i-re-repot po natin siya. Gamayin mo po na natin siya sa lugar natin bago po natin siya i-repot. Ito po sa akin na acclimate ko na po yan. Lagyan na po natin ang loam soil ng ating pots. Alam niyo po mga kaplantita, masarap pong mamili po dun sa Casa de Maria ng mga halaman. Ayan, kasi kung ang budget nyo is 1,000 or kahit nga 500, kung halimbawa 500 ang budget nyo, kung gusto nyo ng medyo mga na halaman, makakakuha na kayo ng dalawang klaseng halaman dun na rare. Tapos kung 1,000 naman yung budget nyo, ba, malaki-laki yun, marairami ng mararating yung 1,000 nyo dun sa Casa de Maria. Ayan. Ako po, hindi po ako masyadong nagbibili kasi nga po, ayun nga po, kailangan po namin ngayon na magtipid. Kasi yun nga po na na-reveal ko na po sa inyo yung lilipatan po namin na bahay. Bali, itong garden natin may iba na po. Bali, doon na po sa Pampanga. Kaya po sobrang pagtitipid po yung ginagawa namin ngayon. So, kung may gusto po ako, talagang naghihintay po ako na makabenta ako ng halaman para po yung sa pera na naipon ko, hindi po siya mababawasan. Ang magagamit ko lang po ay yung pong pinagbenta ako ng halaman. Ayun po. Ayan. Ito, iyaano na natin siya. Bali, nilagyan ko lang siya ng tukod. Ayan, kasi bumabagsak siya. Lakas kasi ng hangin dito. Tsaka nga po yun yung tinor ko po kayo dun sa may magiging bahay namin sa Pampanga. Medyo pasensya na ho kayo kasi medyo nagmamadali po kami nun dahil nahihiya po ako dun sa driver na nag-trip po sa amin. Ayan, ito na po siya yung aking stela. Bali, hindi ko nagagalawin yung yung lupa niya at saka ugat niya kasi natatakot ako na baka mamaya masira siya. Medyo buwas ako na lang siguro dito sa ibabaw. Ayan. Yung pong pag-tour ko po dun sa inyo sa bahay namin, bali, bahay serye po yun gagawin ko po siyang bahay serye. Bali, yun po yung part 1. So, i-update ko po kayo sa, kasi ang next na po nun, siguro ipapaayos na po namin. Papalagyan na po namin siya ng tiles. Unti-unti lang po. Kung magkano lang po yung abuti na naipon namin, hanggang doon lang po muna siya. Ayan, tsaka kung nagbabalak din kayo na gano'n, makakapagkuha ng bahay, push nyo lang yung gusto nyo, yung dream nyo kasi hindi nyo naman siya ipupush, hindi nyo naman siya makukuha. Ayan. Lakasan lang talaga ng loob. Tsaka yun nga, kailangan magtutulungan din kayo mag-asawa. Magtutulungan kayo ng partner nyo. Para talaga, kung gusto niyo talaga na magkaroon kayo ng sariling bahay. Ayan, kailangan, bawat isa sa inyo, supportive sa mga gusto niyo, sa mga racket niyo, ganun. Kailangan kasi maracket tayo ngayon sa panahon natin. Kahit anong trabaho, pasukin natin. Basta marahal, tsaka, yun nga, kita tayo. Lalagyan ko na lang siya na. Bali, naubusan ako ng ginagamit ko na si tire ba yun?
Ito, yung mga face mask natin, yung mga tali ng face mask natin, pwede natin siyang gamitin na panali dito sa mga halaman natin na trailing. Kasi ito, malambot to. So, hindi masusugatan yung stem ng mga halaman natin. Bali, natutunan ko to eh kay Ate Mila. Sa kanya ko natutunan tong ganitong niyang technique. Ayan nga, hindi niya tinatapon yung mga ano niya, mga tali ng mga face mask niya. Kaya maganda rin yung ano, mayroon tayong kaibigan na plantita kasi nagkakaroon tayo ng ano, nagkakapalitan tayo ng mga idea. Ayan, kaya kailangan talaga pag plantita tayo, talagang friendly tayo. Tsaka sa buhay naman natin, maganda naman na maging friendly tayo. Next naman natin ito, itong aking Monstera Peru. Ayan. I-ano na rin natin siya dito sa ayan, pinupwesto ko lang siya. Walang paano gawin sa kanya. Okay. Ito'y kakapit ko lang dito kasi for trailing na siya. Ayan, ganyan. Ganyan na lang. Tapos, tapunan ko na lang siya ng lupa. Tataliin na natin siya. So, i-update ko na lang po kayo dito sa aking mga Monstera Deliciosa at saka Monstera Peru. At kung bago lang po kayo sa aking channel, huwag po sanang kalimutan mag-subscribe. Hit nyo rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video ko. Ayan, nag-ano po ako mga kaplandito, nag-garden tour din po ako. Tsaka po, ayan, repotting po yung about po sa mga halaman po, sa mga bago lang po sa channel po. Ayan, puro halaman po tayo. Ayan, tsaka mga kaplantita, kung kayo po ay meron po kayong mga magagandang mga plant collection na malapit lang po kayo dito sa location ko, Malabon na Botas. Ayan, pwede kung gusto niyo po na ipa-picture sa akin sa vlog ko yung garden nyo, i-message nyo lang po ako sa Facebook ko. Ayan, ilalagay ko na lang po sa description box yung Facebook ko. Message nyo lang po ako na kung gusto nyo po na ma-picture ko yung garden nyo. Ayan, lagyan lang natin siya sa ibabaw ng cocoa fiber. Ayan. Kaya tayo naglalagay ng cocoa fiber para pampaganda rin. Tsaka para madaling madrain yung lupa niya. Yung tubig sa lupa niya. Ayan, lalagyan pala natin siya ng ano, ng osmocot. Kasi meron ako dito ng osmocot. Bali, yan, lagyan lang natin siya palibot sa lupa. Maganda kasi itong osmocot kasi slow release siya eh. Kaya, ang mga plantita, ito rin talaga yung ginagamit nila na fertilizer. Itong isa, lagyan ko na lang siya rito. Kasi nakalimutan ko yung isang lagyan. Kaya, mahabol naman siya. Mga kaplantito, okay na, tapos na. Nairepot na natin siya. So, ang ganda-ganda ng aking Monstera Deliciosa. Oh. Ayan, i-update ko na lang po kayo lagi dito sa Monstera Deliciosa ko, tsaka Monstera Peru. Ayan po. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe. Hit nyo na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga video ko. Melody's Mini Garden po, ang inyong kaplantita. Bye po, see you on my next vlog. Thank you po!